Magandang hapon po. Nakataas na ang public storm warning signal sa maraming probinsya, sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Basyang. Ilan sa mga direktang tatamaan ng bagyo ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon. Makibalita tayo live kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Nico. Mark, makipuspusan ang paghanda ng lalawigan ng Cebu sa pagdating ng bagyong Basyang na inaasahang tatama bukas ng madaling araw. Inalerto na ng provincial government ang mga taga Northern Cebu na hinagupit ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon. Signal number 2 na ang nakataas sa Cebu dahil sa bagyong Basyang. Mahigpit nang pinaghahanda ang mga Cebuano ng mga lokal na pamahalaan. Gusto nilang maiwasang madagdagan pa ang pinsalang di pa rin naaayos dahil sa hagupit ng superbagyong Yolanda. Pagtitiyak ng mga LGU, mas alisto na ngayon ang mga naatasan sa rescue at relief operations. Pag-abot sa bagyo, murag automatic na nga, like, og dunay donation, doon na nami silbing mga gi-create nga groups to take care of a certain barangay. Naibsa naman ang pag-aalala ng mga taga-Tacloban City na sinalanta ng bagyong Yolanda. Yan ay matapos nilang makalipat sa bank houses na itinayo ng gobyerno bago pa pumasok sa bansa ang bagyong Basyang. Iba naman ang sitwasyon ng mga sumisilong sa mga tent malapit sa baybayin. Ayon mismo sa CDRRMC, hindi kakayanin ng mga tent ang lakas ng hanging dala ng bagyo. Kaya lumikas na ang ilang residente sa baybayin. Nagtalaga ng coaster at truck ang LGU para sa mga lumilikas. Patuloy ang pag-iikot ng CDRRMC para balaan ang mga residente. Posibleng ipatupad ang forced evacuation kung direktang tatama ang bagyong Basyang sa Leyte. Dahil din sa bagyo, kinansila ang mga biyahe ng barko sa Pantalan ng Cagayan de Oro City. Halos 200 pasahero ang na-stranded at nagpalipas na lang ng gabi sa pier. Wala pang abiso kung kailan magbabalik normal ang biyahe ng mga barko. May mga na-stranded ding pasahero sa Pantalan ng Surigao City. Kinansila ng Coast Guard ang mga biyaheng papasok at palabas ng Mindanao dahil sa naglalakihang alon. Pinagbawalan ding pumalaot ang mga mangingisda. Muling paalala ng Coast Guard, kailangang sumunod sa kanilang advisory para sa kaligtasan ng lahat tuwing may bagyo. Mark Mackey, nananawagan ngayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng mga LGU at hepe ng kapulisan na magsagawa ng forced evacuation sa mga naninirahan sa tabing dagat upang maiwasan ang sakuna kung sakaling magkakaroon ng storm surge. Samantala, sa mga oras na ito dito sa Metro Cebu, makulimlim ang panahon. Hindi pa naman umuulan at wala pa ring hangin dito sa Metro Cebu, ngunit inasahan ng pag-asa na ngayong gabi ay light to moderate rains ang mararanasan dito sa Cebu. Yan ang latest mula dito sa Cebu City. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas.